Hello guys, welcome sa Bayang Sagaling. Ito yung bagong project na naman sa Gituan. Tinawag sa akin to guys nung may project pa ako kay ano, kay Munmun. Ayan, nagantay naman siya. Salamat naman dahil nakapagantay siya. Hindi niya pinagawa sa iba. Ito, pinapagkita ko sa inyo kung paano ko kabilis katingin. Wala nang guide-guide ng 45. Basta ginuhitan ko na lang yun guys. Nasira kasi yung bago kong lumakang cut-off kaya bumili tayo ng bago. Ito guys, bumawa tayo ng patungan, kahoy. Kikita nyo yan, nakaangat yung... Mayroon pinapatungan yung ginagawa natin. So, naka 45 degrees na yan. So, pag na-assemble ko na yan, inaala, nilevel ko muna. Kailangan maganda yung nakalevel siya. Tapos, isang taking lang sa kanto muna. Sa kanto muna ko tumitira. Tapos, susukatin ko yan kung parehas ang sukat. Equal ang kanyang sukat. Kada sulok, ayan, para iskwalado ka agad. Ambition na pare-parehas ang sukat ng pagkaputol niya. Yun, tatahin ko na naman sa bandang loob. Tinatahin ko lahat muna ng isa-isa. At hindi muna ako nag-full-wheeled. Kasi pag full-wheeled ka kagad yan, tatabingi yan. Ang taking-taking muna yan lahat, guys. Hi guys, ito pa lang yung napuputol natin. Ito pala yung na-assemble natin dito sa bago nating project. Ito sa Gituan. Ito yung gate natin guys. Ayun, ang gate natin na gagawa natin ng... gagawa natin ng sira. Yung sarado, yung gate. Gagawa natin yan. Bali may bubong yan guys. Yan. Tinan nyo. Ipil pa rin to guys, pero sa Gituan na to. Bumili ako ng cut-off kahapon. Ito nga, bago, no? Dag 5,200. Pero ayun pala yung nagagawa ko. Nasira na. Yun pa lang. Ayun, naputol yung belt guys. Bubuksan natin. Ayan, buksan ko. Tingnan nyo. Tsaka nagiinit masyado yung motor. Kaya natin. Buksan natin, tingnan natin kung anong nangyari, anong nangitabo. Sa'yo nangitabo ba? Okay, ito na. Lagot ko ani. Mahal ba yan eh? Tapos guba pa. Bot na lang. Lugi ang dudong. Tingnan natin guys kasi nasira. Kung anong nangyari dito. Ayan. Guys. Napinagmok yun. Tad. Nadugmok guys, oh. Ay, tanawa. Wow. My godness. Ang Chinese, palit ka ulit bago. Ikaw gamit guba. Eh, siyempre, palit ka bago ba po? Ah guys, gawa na problema. Gawa China to. Na itong gawa ni si Jinping. Ngayon ko lang ginamit to guys kasi binili ko kahapon to. Sayang di ko natapos yung ginagawa kong gate. Sira na kagad. Bagay. Bali ano, meron akong belt sa bahay mamaya pag... Pag uwi ko guys, kakabit ko yung belt ko na luma. Tingnan natin kung kasya. Hello guys, ito na. Pagkita ko sa inyo guys yung cut-off na pinalitan natin ng belt. Kasi ginawa ko sa bahay ito. So, pagkabi, hindi ko naman nabitulan kung paano ko ikinabit. So, papakita ko lang. Ayun. Ito na yung belt niya. Bago. Kumbaga ito yung belt na reserba ng aking cut-off dati na parehas na to. So, kasya pala dito guys. Nakabit ko to, tinanggal ko yung tornilyo dito, banda. Allen type, ano. Tapos may tornilyo dito, banda. Tapos dito, may tornilyo dito. Kinabit ko siya, pero eksakto naman. Higpit naman siya guys. Sana hindi na ito masira. Ah.
Ayan guys, bago ako nagsimula talaga, nakaplano na talaga na lalagyan ko ng trapal yan. Kasi nga, umuulan-ulan. Kailangan talaga, ano, meron tayong trapal. Para pag umambon, dito yung mababasa guys. Ayan. Ito na, bali, ipapatong na natin dyan. Hindi naman natin yung guide. So, inayos ko ulit. Hinadjust ko kasi may trapal na. So, tinapat ko sa trapal yung ginagawa natin. Ayan, mga ganda kasi yung naka-elevate siya. May patungan ka talaga guys. Hindi pwedeng pinapatong-patong sa lupa lang. Ngayon, yung ginawa kong frame, yung nagagawin kong pattern. Para pare-parehas. Ayan, pinapwesto ko na siya. Kaya nalinisan mo yung pinapatungan mo para wala siyang ano, kalso na marurumi, na maliliit na maladumi. O, yun. Yan lang, simple lang guys. Tapos, attacking lang natin. Tingnan nyo yung cutting ko. Talagang halos, talagang parang 0-0 talaga siya. Ayan, o. Pantay-pantay talaga siya. Hindi yung katulad ng cutting na nangyayari na ano na maraming yung nakanganga. Ayan, hindi siya pantay. Ayan, makikita na accurate siya. Ayan. Tine-check ko muna. Kasi ayan, gagamit ako ng pillar siguro yan. Kasi medyo malayo ng konti. Minsan kasi pagka-cutting, hindi pantay, tumatabingi. Ayun guys, assemble na natin. Ayan. Kinabitan natin yung mga parts niya sa loob. May pintuan kasi yan, yung parting may pintuan kasi yan dyan. Yung service entrance. Yung ginagawa natin. Minsan kasi, ina-assemble lahat bago nagpo-full weld. Para hindi siya maghiwi. Baga. Manipis lang yung bakal niyan. So, gumagamit ako ng peeler. Kadalasan na kasi guys, yung ginagamit ko ngayon yung ganyan, yung GI. Hindi na ako gumagamit ng black iron. Kasi pag pang outdoor, madaling ayan o. Lagyan na natin yung pintuan ng service entrance. Malagyan na yung cylindrical. Pero nagkamali ako dyan eh. Mabaguhin yung ano, cylindrical niyan guys. Hello guys, ito na yung natapos natin. Ayan, ikabit na natin yung louvers. Ay, louvers. Yung pinaka-design niya dito, tatlo lang. O, hindi ko dinagdagan, hindi ko ginawang apat. Kasi kung gawin mong apat to, nakalagay dito sa gitnang design. Ano siya, dikit-dikit na masyado. Pag nag-spray gun ka, hindi mo matatamaan dito. So, kailangan malayo-layo siya gamay. Okay guys, yung isa nandun naman. Binigay ko muna doon. Sandig ko muna doon. Mamaya, kasi yung pintuan yun, papaliwanag ko kasi mali yung pagkabit ko ng pintuan. So, ililipat natin. Okay. Ito guys, baliktad yung hinges na kinabit natin. Ito, dapat ilalagay doon sa kabila. So, tsaka ko na lang ipaliwanag kung bakit nabaliktad. So, pakita ko muna sa inyo kung paano ko tanggalin ito. Kasi yung isa natanggal ko na. Ito guys, natanggal ko na yung hinges. Kasama yung angle bar na 1.5 by 3/16. Kinabit ko yung ito, cylindrical hinges. Tapos, sasalpak na lang dyan. So, tanggalin muna natin ito guys. Ito, guys, ilipat natin doon sa ito sa kabila, dito. Pero yan. Lipat natin to. Lipat din natin to. Tanggalin natin din to guys. Ito. Tsaka yun nandun. Tapos ilipat natin sa kabila. Lipat natin dyan.
ayon dun sa may-ari, ang gusto niya ilipat. So hindi kasi ako nagtanong. Hindi kasi ako nagtanong, guys, kung saan banda. So yun minsan kasi ang pagkakamali. Kahit na alam mo na yung gagawin mo, kailangan mo magtanong sa may-ari kung saan niya gusto ang bukasan ng pintuan. So guys, yung kinabit nating hinges. Ito kasi yung upper part, no. Ito yung baba. So yung hinges na male, kasi dalawa 'to, eh, female and male. Ito, makita niyo 'to. May butas sa ano, sa gitna. Makita. Tapos, ang male nasa baba. Ang female ito sa taas. Kasi pag umuulan, nalalagyan ng tubig to. So, hindi siya magpupundo. No? Hindi malalagyan ng tubig. Kasi pag nakaganyan, ito yung nasa baba, malalagyan ng tubig. Kailangan to nasa taas. Ito yung upper part. Ito yung baba. No? Ilagay natin to. Kaya ang purpose itong mga angle bar, bawat isa nito may angle bar. Ito naman naka-separate para may allowance, para hindi siya magdikit. Pag binuksan mo, hindi sasayad dito sa kabila. Ito. Ito. Pag ikot na, hindi sasayad dito. Ganun din ito. Ito. Para may spacer. Ngayon yung butas niya, kasi may butas to. Ito. Ilagay na lang is, may butas yun. Kailangan nandito sa bandang labas. Ganyan guys. Okay guys, ilin na natin. Ayan guys, hello. Ayan, ikakabit na natin. So nikabit na natin yung isa. Ayan, ipakita. Ayan, idudugtong natin yan. Kasi yung gusto na mayari guys, magkadugtong yung gate na yan. Para ano daw, isa lang yung bukasan. Bakit, tinulak ko siya, magbubukas na siya. Kasi ang design kasi niya, nung usapan namin, may biyak sa gitna. Ayun, may hati sa gitna, kaya ganyan yung design. Ngayon, nung nagbago yung isip niya, gusto niya pinadudugtong yan, tinatanong niya sa akin, kaya ba ng hinges na tatlo? Yung cylindrical hinges, kung kaya yung dalhin yan. Sabi ko, kaya, sabi ko. So nga lang, pag sinarado mo, kailangan may patungan yan sa gilid. Kapag binuksan mo rin, nilagay mo sa gilid, may patungan din siya para hindi siya bumagsak. Ayun guys, sasarado natin, titesting natin yan. Okay, na-testing. Kinakalsuan ko muna kasi hindi pa naka-welding eh. Para hindi siya ma-disalign. Ayan guys. Ayan guys, yung flanks, pinipintura namin yung likod. Ayan yan, pinipintura na namin dyan. Kasi hindi kami pwedeng magpintura doon eh. Tsaka binubutasan na rin namin yan bago ikabit para malinis siya. Ayan guys, tapos na. Hindi na ipakita guys kung paano ang itsura kinabit. Umuulat kasi guys, so ano. Ito dito, pintuan. Okay na yan. Kinabit na namin yung pintuan, yung lock. Ay, ito yung pintuan. Tanggalan na plastic. Yawn! Labas tayo guys. Ayan na itsura. Roll up. Kitaputan. Ayun. Pagkaninduta. Tapot yun. Lakasan ko konti doon. Pil mo ng kwan. Pinturahan ko yung planks nila. Ngayon na yan. Pil lang planks ang tapot.
wala nga. Hi guys, tapos na ah. Ayan na yung pintuan. Tapos na guys, ang pintuan. Oh, yan, nakapwesto. Ano? Dinidikit natin yan sa pader pagkagaling niya doon na may pintuan. Kasi may lagayan siya doon guys. At meron siyang lagayan dito. Dito. Ayun ang lagayan niya dito. Dito kay... Ito pumapatong. O, ayan. Ito guys. Dito siya pumapatong. Ayan. Ginawa natin yan. Ito naman yung kanyang lock. Dito manda. May mga hinges dito guys. Tatlo lang. Ito, isa dito sa baba. Ito. Tapos dito sa taas tatlo. Dito at saka dyan. Ay, mahaba siya. No? Ay, siya. Oh. Napos ko na. Napos niya na? Nag-wow. And ito yung kanyang padlock. Madilim na guys. Madilim na. Madilim na. O, basta okay na guys. Maraming salamat yung lahat. Ito, may patungan siya dito guys. May patungan siya dito. Ayan. May gulong siya dito. Ayan. Okay.